guys. Good morning everyone. Manonood naman tayo ng Kapuso Mo, Jessica Suho. At pakinggan natin ang kwento na ito dahil sa mga pirang nalaglag sa Cebu City. At saka guys, huwag niyo i-skip yung mga ads na lumalabas sa palabas sa Kapuso Mo, Jessica Suho para makatulong tayo. Okay guys, so good luck everyone and God bless you all. Tara na, pakinggan na natin yung palabas na ito, yung mga pirang nalaglag sa highway. Okay, let's go. Sa isang kalsada sa Cebu City, umulan ng pera noong liparin ang halos 4 million pesos. Kanino ba yun? Ang pera hindi lang basta-basta nang pupulong sa kalsada. Pero nitong alas 10 ng umaga ng Martes, sa kahabaan ng South Road property sa Cebu City, ang mga tao kanya-kanyang pulot ng pera. Bigla-bigla na lang daw kasi may mga inililipad na salapi na tinatayang umabot ng tumatagiting na 4 million pesos. Daming pira. Ang daming pira. May 20, 100, 500, at 1,000 piso. Saan kaya nanggaling ang mga perang ito na parang hulog ng langit? Habang bumabiyahe papuntang trabaho ang promodizer na si Mark Anthony, laking gulat niya nung tumambad sa kanya ang limpak-limpak na salapi sa kalsada. Na-shock po talaga ako nung nakita ko yung pera. Napaisip ko lang po na yun, delivery po yun, pinamibigay. Like nakikita natin sa mga social media, yung mga vlogger na nagpo-content. Siyempre yung mga ibang mga motorista, yung nag-start na po sila nagkuha ng mga pera ba? Kaya si Mark Anthony, naturalmente, nakipulot na rin. 10,000 sa kanil po. May isa kasama na po na pumupulot din ba? Kung sabi niya nga, alis na tayo, narapon din yung emosyon ko ba? Umalis siya, sumabay na din ako. Nasa isip mo, pera na to. Ang mahigit 10,000 pisong na pulot, malaking tulong daw sa planong pagpapakasal nila ng kanyang partner. At target namin ng partner ko na within this month ay kasal na kami. Sa kabila nito, may kung anong bumabagabag kay Mark Anthony. Kanino talaga yung pera o saan galing? So, lagi tulala ako. Ang rider naman na mula Bohol na si Dulz, nakasabay pa raw sa kalsada ang pinanggalingan ng mga inilipad na pera. Pag nagpas ang mall, nagkubetik yung driver ng motorsiklo, nagbukas yung zipper, tapos nalaglag yung ibang nakapandol na pera, tapos nalipala. Hindi alam ni Dulz kung tinutulungan siya ng langit dahil kailangan din niya ng pera matapos mag-resign yung lamang nakarang taon sa dati niyang trabaho. Na umabot din ng 50,000 pesos. Malaking tulong daw sa pagpapaayos ng kanilang bahay. Noong mag-iputit, nasira po yung lubong namin. Nangangayon, hindi pa naayos. Ayon sa investigasyon ng autoridad, ang inilipad na mga pera mula sa bag ng isang money collector ng isang electronic money remittance company. Nag-collect ng pera dito sa isang mall na sa area natin. Ang biyahe na niya, pabalik dun sa company nila yung pera na nandun sa loob ng backpack niya. Pansin na niya na lumaan, sumitin na sa daming pera, guys. Grabe. Ang daming pera talaga. Tumulong sa pag-resume ng pera. May mga iba na umalis after napulot na yung pera. Ang delivery rider na si Ben, hindi niya tunay na pangalan. Naglaki raw ang mga mata kung sa kalsada, nakita niya ang bugkos-bugkos na pera. Yung nasa likod ako sa maraming sasakyan, akala ko bakit nag-traffic, kaya pala marami-marang pera sa harap ng mga sasakyan ng katahito. Agad din daw siyang nakipulot. Pero habang lumulot din ako, nahulog yung laman ng bago. Pero si Ben, hindi raw alam ang gagawin. Sa kalagitnaan daw kasi ng pamumulot niya ng pera, nagplano naman din daw niyang isauli. Aksidente na halo naman daw ang personal niyang pera na nahulog din mula sa sukbit niyang bag. Hanggang ang lalaki na siya raw nakahulog ng mga
nailipad na pera. Binalikan na sila. Boss, saluhin mo boss, ako pa niyang kaya na boss. Ako din makatapalan na boss. Nakita niya, sabi niya, akin yan. Oo, alam ko eh. Sabi niya, bakit mo daw kinuha? Umulan ng pera sa kalsadang ito sa Cebu City nitulang Martes. Nuglipay ang perang nakasilid sa bag ng isang kolektor. Ang halaga nito, pinatayang aabot ng halos 4 million pesos. Nagamit ako dito sa bahay para maayos yung nasira noong magiging hotel. Natagin namin ng partner ko na binibis mo at may kasala kami. Ang kolektor na may-ari ng bag kung saan nagmula ang halos 4 million pesos cash na inilipad, lumutang para magkwento si alias Pok. Ngayon po nga, pagkakan ako sa Pedro. Why na naman? Diyan kayo mga kapasang nag-lupo. Nangalan na ba? Ngayon no, papagawin naman ako. Dito na po. Ako ang bago man. Ipoto naman dahil. Puto, dritso. Wapay na nga. Dritso ko. Ngayon yung ko. Pagbabag na ko. Moto. Hindi naman ko katukol dito. Kaya hindi pang tapo ka lang sa mga tao. Nagpamakawa mga matagalur. Para mag-iyak naman. Sir, ibalik na yung pera. Naganap ko yan po ako. Hindi po yan sa akin ang pera. Bagamat malaking tulong ito kung sakali para sa kanilang pangangailangan, sina Mark Anthony at Dudes, hindi raw nagpasilaw sa salapi. Sinasauli ko po yung pera around 2 a.m. Huwag na ako nalilig po sa kanya. Humingi po ako ng pasensya din po. Sinauli pa namin sa kanyang bag. Kawawa naman po kung dadali namin yung tira, hindi naman sa amin yun. Pero si Ben, hindi raw alam ang gagawin. Sa kalagitnaan daw kasi ng pamumulot niya ng pera, nagplano naman din daw niyang isauli. Aksidente na halo naman daw ang personal niyang pera na nahulog din mula sa sukbit niyang bag. Kapag namumulutin ako, nahulog yung laman ng bag ko. Kung napulot kong pira, nilagay ko sa box ng pira. Wala ako dala kahit piso doon sa kanyang pira niya. Ah, sabi niya, akin yan. Oo, alam ko ba eh. Sabi niya, bakit mo daw kinuha? Boss, manuhal ko boss. Ako pa niyang kaya na boss. Ako din makatapalan na boss. Para wala na raw gulo, agad niyang isinauli kay Bok ang kanyang napulot na nasa 5,000 pesos. Di naman din ako baliw, ma'am, na kukuling ko tapos itatakbo ko yung pera. Ito po yung kita yung video na wala na yung mga gusto na kuha na niya lahat ng pera ang ilatay ko dito sa bag. Babay, nabuntal, 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 nabuntal. Ako nabuntal. Pinapalo ang mga gusto dito natin na makapag-review tayo ng additional footages pa kung isa sa community natin sa ma-identify yung mga sasakyan para mas lalo mapadala yung pag-retrace natin. Sa ngayon, nasa 2 milyong piso na raw ang nababawi ng kumpanya ni Bok. Pwede tayo sa publiko na kung sino man yung mga isa sa mga nakapulot at ng pera, pwede ililigay ng liabilities. Para dun sa mga lumulot ng pera sa revised penal code na napakaklaro dito na ang pagnanakaw o theft ay nakita mo na sa kalye, alam mo namang hindi sa iyo yun. Ang penalty kasi ay depende sa amount. Pagka higit sa 200 pesos at hindi lalampas sa 6,000 pesos, maaaring yung penalty ay from 6 months to 4 years. Paglalampas ng 12,000 pesos, abot ng 6 years to 12 years. Pero nasa na kaya ang 2 milyong piso pa? Sinubukan din namin kuhanan ng panig ang kumpanya ni Bok, pero hindi sila sumagot sa aming paanyaya. Ito ay pera. So we have to consider, ano na yung mga conditions na ma-expose ito? So para maputek ko yan, dapat i-enclose ko yan na hindi makikita ng tao na perang pala yan. Sa Civil Code of the Philippines kasi, we are required na mag-exercise yung tinatawag na reasonable care or diligence para dun sa pagmimayari ng iba, lalo na kung ito'y binilin sa atin. Kung hindi mo magawa ito, magkakaroon ka ng liability at kung ang namili ng paparaan ng pagdala ng pera ay yung employer, then yung mananagot doon ay yung employer. Doon nga sa tinatawag na breach of contract o yung hindi pagtupad sa kontrata niya dahil sinasabi niya nag-aksidente, tinitignan din dito kung meron ba silang diligence o linagay niya ba yung tamang mga precaution kung ang tinatransport ay ganun malaking pera. Siguro kung ganun kalaking pera, normally ang gagamitin mo ay kotse na secure.
at meron siguro kasamang security. Pero safety siya, ang mga pero ang sa among alam is mas mapabilis mo ang travel sa mga area, yung toyo niya, ang mga road guard, ang mga kasod. Napuno din siya, kaya total, kung ano rin ka ng imbaya, di ba? Mga Pinas Federal, so medyo bibigay din ang iyahang sitter ba? Wala na ko din ang kwarta. Sa ngayon, ma'am, yung sa injury accident po yung pangyayari. Honesty is the best policy. Aanhin mo ang pera kung makakalaban mo naman ang iyong konsensya. Sana iulit na lang yung thank you so much, ha? So, kung nagustuhan niyo po ang video ito, subscribe na sa GMA Public Affairs YouTube channel. Don't okay guys, napanood na natin yung kwento, yung mga pira na laglag. Sana maging aral yun sa mga tao na pumapulot nun. Wala na, hindi na so, hindi naman. My daily fashion suit styles. Hindi naman yun sa kanila. Dapat isauri nila yun. Kawawa naman yung nagdadala ng pira. Is nagtatrabaho lang yun. Nagtatrabaho lang yun. So that's all guys. Salamat sa panonood at sa pagkikinig sa video ito. Sana maging aral to sa atin o sa ating lahat. Huwag magpamansamantala sa nakita niyo. Huwag magpa-temptation sa pira. Okay guys, that's all. Salamat. Thank you. God bless you all. Thank you. Bye-bye.